Ito si Jerry Rupino, na italaga bilang isa sa mga tagahakot ng basura sa Barangay Santo Niño II. Tuwing siya'y umiikot upang kunin ang mga basura sa bawat bahayan, ay di maiwasang mapansin na may mga nakakalat na pet bottles at mga supot na pinagkainan ng mga tinapay, candy, seed cereal wrappers at mga katulad nito sa mga daanan at kalsada. Ang mga ito rin ang pangkaraniwang laman ng bawat sakong nahahakot sa bawat bahayan. Ang senaryong ito ay nagpapatunay na ang pangmalawakang problema natin sa pagkakalat at pagtaas ng bulto ng iba't ibang uri ng basura ay patuloy na nagsisilbing hamon sa bawat lokal na pamahalaan ng ating bansa, hindi lang dahil sa negatibong epekto nito sa kalusugan, klima at kapaligiran, kundi dahil kasabay ng pagdami ng populasyon ay ang paglobo ng basura at paglaki ng pondong kinakailangan para sa komprehensibong pamamahala at pagresolba dito. Sa kabilang banda, si Jerry ay kabilang sa mamamayang nasa laylayan ng lipunan na matagal nang nagtitiis sa pinagtagpi-tagping materyales na nagsisilbing bahay para may masilungan kasama ng kanyang mag-iina. Sa kabutihang palad, ang Philippine Rural Reconstruction Movement at Coca-Cola Foundation ay nakipag-ugnayan sa City Environment and Natural Resources Office ng pamahalaang lokal ng lungsod ng San Jose upang isakatuparan ang proyektong tinawag na Tiny House Project na gawa sa Eco Bricks at napili nga siya bilang benepisyaryo sa modelong bahay na ito. Sa proyektong ito ay masigla namang tumugon ang CLSU College of Engineering na balikatin ang paggawa ng structure design at layout nito. Ang Eagles Club at Samahang Ilocano ay naging bahagi sa lakas paggawa noong ito'y simulan. I've been part of this project, the recyclable housing project, since the very beginning. I've worked with the Eagles Club, with the mayor, and with our local barangay. At ang sangguniang barangay ng Santo Niño II na naging suportado din hanggang matapos. Sa binuong bahay na ito, nagamit ang mahigit kumulang 2,500 peraso ng Eco Bricks na mula sa proyektong Palit Basura Project Eco Bricks version ng Senro, kung saan ang mga malilinis at toyong malalambot na plastic tulad ng supot na labo, seed cereal wrappers, sachet ng kape, shampoo at mga katulad nito ay isinisiksik sa loob ng pet bottles upang maging Eco Brick, isa sa posibleng solusyon sa pangkalikasang problemang nabanggit. Hindi maitago ang kagalakan ng buong pamilya ni Jerry habang tinitignan nila na malapit nang matapos ang blessing na kanilang natanggap. Ayon sa kanya, tunay nga na malaking tulong ito sa kaligtasan at kaginhawaan, lalo na sa kanyang tatlong anak. Hindi na sila mag-aalala tuwing may hampas ng hangin at malakas na ulan o bagyo. Kaya lubos ang pasasalamat niya sa bawat naging bahagi nito. Masasabing hindi na sayang ang bawat sakripisyo, pagod at pagkakaisa ng mga naging kasangkapan upang maging matagumpay ang proyektong ito. Nakatulong na sa kalikasan, may pamilya pang nadamayan. Kaya huwag mamaliitin ang bawat bagay na naitulong sa kalikasan dahil siguradong mayroon kang matutulungan. Sa bawat individual na nagsiksik ng basura sa pet bottle, ang proyektong ito ay hinahandog din namin sa inyo.